Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, PVP video tayo para sa mga nagtatanong ng mga PVP combo and guidance stuffs natin dyan. So ito yung nangyari nung last stream natin. I decided to record it now para ma-discuss natin. This is going to be commentary and against Lancer, Sorc, and Warrior, and also I believe Arbalist. So start natin. But before that, please don't forget to subscribe to my channel, Rage Gaming Mirror, and also follow me on Facebook, fb.gg/iragetv. I usually stream Mirror. Kapag hindi na holidays, 8 PM Manila time. Alright, so start natin to. I believe this first match is against Barabas, no? Lancer. Check muna natin kung anong ginawa ko dito. By the way, please be reminded na itong combo na ito is most probably, baka hindi gumana sa inyo since depende po ito sa level ng skills nyo para ma-effect yung ating mga status. So, start natin. Ayan. So, nag-invite ng duel si Barabas. Pag-start ng match dito kasi most of the time, no, medyo familiar na ako paano i-approach ang mga melee class. Most of the time, they will try to burst me or apply status to me via knockdown and via stun. So, ang first skill yata na ikakas ko dito is illusion arrow. Hindi ko lala kung ano yung tawag dyan. Desperado na lang ang tawag natin. Para immune tayo to CC. Yan, up. So, na-cancel, di ba? Balikan natin ng konting-konti. Na-cancel niya yung aking illusion arrow. Sumakto. Nagkaroon tinatawag natin doon. I-frame. Na-i-frame tayo ni Barabas dito. Balik natin konti, ha. Ayan, play uli natin. Ayun, di ba? Bago pa mag-take effect yung ating immunity, una nang pumasok yung kanyang damage. And then, I tried to kick him para ma-stun ko siya pero eto, mukhang hindi ko siya na-apply ng stun. And then, I decided to apply flare arrow para ma-blind siya. Ito yung epic skills ko guys ha. Kaya ingat po kayo sa paggamit nito. Makakapagpa-blind to, kapag na-blind siya, na-dark na siya and blind, mag-miss po lahat ng skills niya within 3 seconds or 4 seconds yata. Tignan natin kung papasok. Hindi rin gumana, no? Kasi hindi pumilo yung mga debilitation skills natin. Pero at the same time, pumasok naman yung aking knockdown. Tignan natin kung anong next course of action ko dito. Ayan. So, nag-double dodge out na lang ako kasi medyo full HP pa siya. And then, na-force ako na mag-cloak. Ito yung pinakamahirap sa Arbalist eh. Kapag na-force ka mag-cloak, most of the time, wala ka ng other ways of creating space or distance since cooldown pa rin yung aking dodge. Check natin kung ano next na nangyari. Ayun! Tumama yung ating assassinate dahil nga galing tayo sa 24k, no? Medyo malaki-laki din yun. Dahil galing tayo sa stealth, kaya lagi kong ginagamit dyan is assassinate agad kasi may chance na gumagana pa yung painstrike passive natin na pagpataas ng critical. Kaya nung pumasok kay Barabas, medyo masakit yung damage na tinanggap niya doon. Replay natin mula umpisa. So, ang combo natin na ginawa dito is illusion arrow muna, sipa, and then flash grenade na lang tatawag natin dito para madali nyo maintindihan. And then try to knock down, apply pressure via. Kasi pag na-knock down, nasa isang space, di ba? Arrow storm and then double strafe. Dodge din, syempre, and then stealth assassinate. Ayan, first dodge. Since hindi tumama yung ating invulnerability. Another dodge, apply ng kick, apply ng flame arrow. Tago, and then ito. Nakachamba tayo ng assassinate na tumama kay Barabas. Alright? Forward din natin sa next match. I believe mag-rematch kami ni Barabas dito. Ito, mag-start na yung next match namin. So, ayan.
Kasi kanina, kaya niya naunahan ako sa aking illusion arrow kasi masyadong malayo yung distance. Kita niyo naman within 360 ilang meters lang yan. Kaya I decided to stay close to him para kahit sipain niya ako, matitrigger ko agad yung illusion arrow, which is invulnerability. Ayan, nag-invul tayo. Sipa, tumama yung sipa natin. Ayan, na-blind na siya, di ba? Balikan natin yung blind. Ayan guys, yung blind. Makikita niyo yung effect niyan. Napaka-wizard po niyan. Try lang natin huliin kung mahuhuli ko, ha. Ayan, up. Ayan, di ba? Blind po yan. 3 to 4 seconds magmi-miss yung atake niya. Tsaka hindi pa niya ako makikita kasi yung paligid niya is madilim. Tingnan niyo kung saan siya pumunta. Dadjaw siya papuntang taas, hindi niya lang kung saan niya ako pupuntahan. And then ayun na, na-apply ko na yung pressure sa kanya, follow up by ice cage para may slow siya. Para sure tayo kasi nakita ko na nag-dodge out siya, di ba? Kung hindi po magti-trigger yung kanyang peacock doon or assassin ninja, most probably, kapag na-slow ko siya, papasok yung arrow storm natin, which the reason bakit natin siya napatay. Ayan. Alam ko, merong game dito na ako naman yung natalo ni Barabas eh. Hanapin ko lang, ha. Ito, natalo tayo yata dito kasi napatalon ako. Ayan. Check natin kung paano tayo natalo ni Barabas dito. Kung ano nangyari. Para ma-ano natin yung error. Op! Ayun. Hindi tumama. Mali yung pagbagsak ko ng skills sa kanya. Hindi natin nagawa yung combo natin na usual na gumagana. Ayan na. Nasisi na tayo na nasisi tuluyan. Wala na akong enough space created. Kaya napugo na nga tayo. Balikan natin. So, tingnan natin kung anong unang skills na binato ko dito. Bakit yun ang una kong binato? Bops. Ah, napatab siguro ako nang hindi ko napansin. Oo nga. Napatab tayo na hindi natin napansin. Force dodge out ako. Force kick out. Hindi pa rin tumatama yung debilitation natin. Hindi na rin siya na knockdown. Ito na, masakit na. Ayan. So, kapag nagkamali ka rin talaga ng bitawan ng skill, masakit din talaga to si Barabas, lalo na pag nadikitan ka niya. Next naman natin siguro against Warrior ata yung next natin dito. Hanap lang tayo. Si Barabas pa rin. Asan na ba yung against Warrior ko? Ito, against Warrior, balikan natin. Ito. Okay. So, again, melee class against Warrior, same strategy yata ang gagawin ko dito due to the level of my skills. So, check natin kung parehas nga, kung mapapansin yung pindutan natin, ha. Close the distance para automatic mag-apply. Ayun na, doon pa lang kita ko na eh. Siyempre, Warrior yan, no? Dapat wag kang didikit. Nahatak pa nga tayo, medyo kinabahan ako dito. Binulog na lang natin siya. Para mag-miss yan, nag-miss na yung mga atake niya. And then, we were lucky enough na naka-apply pa yung miss and nakapag-assassinate pa tayo. Mag-round 2 pa ba kami nito? Check natin, ha. Si Barabas na. Ah, ito, para malaman nyo kung bakit tayo naka-knockdown resist build. May kita nyo dito kung paano patayin ni Barabas tong Warrior. Or hindi ko alam kung sino mo nanalo sa kanila dito. Ah, kitang-kita agad natin. Ito, alright. Yan. Tignan nyo kung gaano kasakit si Barabas mag-knockdown. First down. Second. Pero ito nauna pala after nun. Asa na ba yung sword naman ng kalaban ko? Ngayon, sa current ano ko kasi, current build ko ngayon, hirap talaga ako sa sword. Hanapin lang natin, ha. Alam ko nga meron pa akong Taoist din eh.
Wait lang ah. Eto, against Sorg to I believe, pero si Barabas din may gamit ito ng account ng girlfriend niya. Which is hindi pa siya masyadong sanay dyan na mag-Sorg ka. Pero tignan niyo kung gaano ako kahirap na hirap. Hindi pa siya sanay niyan partida. Ayan. Iba ang approach ko pala sa Sorg. Ang approach ko sa Sorg usually, check muna natin to, parang may lag pa yata ang utak ko dito eh. Same combo yata in-apply ko sa kanya dito. Ayun nga, same combo nga. Pero ayan, na-silence tayo guys. Yan ang pinaka-ayaw ko. Hindi ko pa kasi makancel yung stun niya. Ayun, silence niya. Tignan nyo, di ba? Tignan nyo HP ko. Almost 1 to 2 skills na lang ako dun. Hindi pa sanay si Barabas gumamit ng Sorg. What if mas marunong? Mamaya, later may babalik. May mga kalaban tayo mas marunong na Sorg. Tignan nyo kung gaano ako kahirap na hirap. Hindi nga yata ako nanalo or 1-1 ata kami. Check natin. Ayan. Ito na yung approach ko sa mga sorcerer. Ang sword kasi, most of the time kasi, ang bata ko sa kanila, sabay silang magbabagsak ng skills. Sabay kami magbabagsakan ng skills. So, pataasan na lang ng damage. And then, tinatantya ko kung kailan sila gagamit ng kanilang invulnerability. So, I decided to drop Bomba, Venom, and then Ice Cage yata dito. Check natin na. Ayan na. So, Bomba, Venom, Ice Cage, ayan na. Up, na-freeze tayo, di ba? Pero at the same time, medyo low HP na siya doon kasi sinalo niya yung damage natin. Siguro nga, mas maganda kung una kong ilagay doon, Ice Cage, follow up by Lason, and then Bomba. Or Bomba kasi may ilang segundong delay yan bago ma-activate yung damage sweep. Pero sige, pag-isipan na lang natin ulit next time. Ayan. Hanap naman tayo ng ibang sort na gamay na yung pagiging sort. Alam ko pinapunta ko dito si D-Cups ata. Eto guys, yung freeze na yan, sobrang tagal niyan. Si Benjo kasi naka-epic na yung skills na pang freeze. 5 seconds yun guys. Kung meron lang itong enough damage si Benjo, kaya-kaya niya tayong patayin. Pero kulang pa rin yung kasi yung kanyang epic weapon, wala pa siya. Ito, warrior lang ulit eh. Ito na. Ito pala, kapwa ko Arbalist, pero ang difference namin dito, ito si Sax guys ah. Maganda equipment niyan, hindi ko lang alam kung papakita ko dito. Pero maganda equipment niya, tapos mataas din ang ranking niya sa server namin. Ang pagkakaiba lang guys, yung flare skills ko is awaken. Medyo pabor as an Arbalist sa akin kapag na-awake niya yung skills na yan. Wait natin, ayan si Sax. Alam ko papakita ko yung equipment niya. Hindi pala. Tumama, di ba? Hindi ko alam kung nakita nyo, pero nagka-red na siya agad sa ulo. Ibig sabihin nun, magbimiss na po yung mga atake niya. Ayun. Ang mali ni Sox dun, guys, kung babalikan natin, lamang na siya dapat kasi una na ako nakapag-hide and then assassinate. Kaso pagka-hide niya, lumabas siya agad. Balikan natin. May chance pa sana siya doon makapatay sa akin kaso naunahan na natin siya. Pero kitaan nyo, sakit. Ang sakit yan talaga si Sax guys. Ayun o, lumabas siya agad eh. Nag-assassinate din siya agad. Sino ng kalaban ko dito? Namatay ako. Ito. Mararamdaman natin kung gaano siya kasakit. Hindi ko yata siya na-blind dito. Ayan. Kaya pag tumama talaga, mas masakit.
Hindi nga, hindi siya na blind guys pack. Ayun, di ba? 2 skills lang ako, 3 technically. Pero napakasakit. Hindi siya na blind eh, wala siyang red sa ulo. Isa pa, balikan natin. Kaya rin talaga gusto ko magpataas ang debilitation. Hindi nga siya na blind. Oh, sakit. Kinain ko yung arrow storm niya. Eto, paano tayo nanalo kay Sucks dito? Oh yeah, well, basta tumama na agad talaga yung ano natin eh. Kapag tumama na agad yung ating silence, ang taasan ng chance ko manalo sa kapwa ko, Arbalist. Ayan na, ito. Ito si D-Cops. Ito yung sort na hirap. Ito yung mga caliber ng sort na hirap na talaga ako. Cooldown daw, antay natin. Same approach kagaya nung ginawa natin kay Manay sa second round. Pero ito kasing si D-Cops, medyo hindi ko lang kung ano nangyari doon, para na-silence siya uli. Usually, kapag may hindi ko napansin eh, pero tingnan natin, na-silence ko yata, or na-blind, ayun, na-blind nga. Sobrang bilis nga lang, pero na-blind siya. Basta may pula siya sa ulo, automatic na yon. Ang laki na ng chance nating manalo. Ayun, blinded, knockdown. Tignan natin yung second round. Ito. Ayan. Nag-reset kasi. Ang sakit. Ayan na. Diyan ako nagkamali. Kasi muscle memory, hindi ko napansin na nakapag-immune na pala siya. Tatlong skills ko yata or dalawa. Wala na. Not enough na. Diba? Kapag hindi talaga natin na silence, automatic GG. Hindi ko lang alam dito kung mapapakita natin yung time na na-silence ako ng sort. Matapusin na natin itong... mga repeatable namin. Meron ba? After nito alam ko eh. Ayan, nag-try uli kami. Rinay kong bumawi syempre. Ayun, na-blind, diba? Kitang-kita. Op, nakapag-trigger control na ako doon kahit papaano. Inultihan pa nga tayo, bad boy. Ayan, silence, diba? Visit yung silence, eh. Ayun. Nag-mercy na kasi napa-ulti siya. Alright, I believe, ano ba? Yun na, yung mga combo natin na ginagawa against other classes. I'm gonna be putting that in the description na lang din. If may questions kayo, please feel free to drop to my stream, no? And also sa comment natin. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe and click the bell icon para pa nag-upload tayo ng mga bagong video, mananotify kayo agad. Thank you very much. Have a nice day. See you again next time. Bye-bye.